What's up yo guys, welcome back to my channel. Guys, andito ako ngayon sa bahay lang namin, specifically sa kwarto ko. At guys, bago ako magsimula sa content ko ngayon, flex ko muna yung mga dark spots ko, yung mga butas-butas sa mukha. Flex ko kayo lang. I love you. In fairness, guys, ang hirap kaya magkaganito. At ang tagal-tagal na nila dito sa face ko, hindi nila kumulang. Hindi kagaya ng pag-ibig niya na mag-chat-chat. Mag-chat-chat siya sa'yo ng mahal kita, pero hanggang dun lang naman. Guys, hindi ko alam kung agree ba kayo na walang forever. Kasi sa akin, parang nagka-love life na. Hindi guys, joke lang. Ngayon guys, magsisimula na ako sa aking content na reacting to my modules. Guys. So, ngayon guys, magsa-start na tayo. Wait lang. So, ngayon guys, actually, sa senior high school ngayon, ako senior high school student na kasi ako. Wala na pong araling palipunan. Hindi ko alam kung ang yung araling palipunan ba ngayon is ito yung 21st century ata. Hindi ko alam. Pero magre-react lang naman tayo sa module ko. Guys, ano lang po to? It's just my own opinion or idea. Una, subject. Math. Yan, math. Yan, guys, math. Kasi sa math, problema na nga, pinoproblema pa. What? Siya yung may problema. Tayo yung pinapahanap ng mga kasagutan. Actually, ganon talaga yung math. Kagaya ng pag-ibig niya, na siya yung may problema. Ikaw yung sinisisi. Huwag ganun na. Ay po, relax lang. Si Matt, napakalalim po kasi ng pinagdaanan niya. Simula pa noong unang panahon sa disyerto ng Ehipto. Doon po siya nagmula. I don't think so. Sabi lang po kasi yun ng kuya ko. Share mo lang. Kasi college na siya ngayon at yung kinuha niyang kurso ay teacher. Share mo lang. Actually, major in mathematics. Kaya, pina-research sila ng about sa math kung saan ito nang galing. So, ayun, nalaman ko na galing sila sa Ehipto. Second is yung health and PE. Actually, noong junior high school pa lang ako, yung physical education or PE at health, magkaiba po sila. Kasi sa health, kalusugan po natin yon, or kalusugan po ninyo. But by the way, si PE,
napaka-hyper. Gusto nito na pampatang, gusto lang naman niya na mawala yung stress sa buhay natin. Pero pinapaalala niya kung ano yung pwedeng ikasama natin. Tulad ng love life. Yung relationship po, kung walang magpapaalala o walang loyal or ano bang tawag doon sa inyo, mga idol, walang magko-control sa relationship, walang mag-a-adjust, hindi po talaga yan gagana. Well, kagaya po ang sinabi ko kanina, hindi pa po ako nagka-live-live. What? Pero, relate na relate. As usual, si health naman, about sa kalusugan. Pinapaalala niya na yung kalusugan natin may kahinaan. Pero, kung kagaya tayo ni PE na magko-control tayo sa sarili natin, may posibilidad na mag adjust yung immune system natin. Okay. Third is empowerment and technology. Senior high school po yan, ha? Paalala ko lang. Joke. Sa junior high school pa po ako, ang tawag po namin dito is ICT. Technology po yan. Pero sa empowerment po, modernization po siya. Millennial days na po yung pinagdadaanan niya. Kung nung una, namamanhikan, ngayon hindi na. Chat na lang, punta sa kanto, sakay ng motor, dadalhin ka sa motel, at yun, 9 months ka agad. Hindi. Ganon si empowerment. Millennial days. Pero, may mga mabubuti naman siya may dudulot. Kasi, kung wala si empowerment and technology or ICT, hindi po natin alam kung paano gumamit ng gadget. Kagaya ng ginagamit natin ngayon. Yan po. Bunga yan ng pagiging maalam sa subject na empowerment and technology. And the last, or hindi pala, yung pang-apat is si Earth and Science. Yan po. Earth and Science po yan. Si Earth and Science naman po, pinapaalala sa atin kung ano ang pinagmulan ng isang bagay kung saan ito nanggap. Sorry po. Pareho lang naman po yung saan ang galing o ano yung pinagmulan. Galing po kasi ng Tagalog. Hindi ko po kasi ganun sa atin. Sorry po. Certain science naman, nakalagay dito na kung paano na-develop yung babies. What? Yung katawan natin po, dapat po alam po natin ito kasi kung hindi po natin alam si Earth and Science, hindi po natin alam kung saan tayo nang galing. Base naman sa Earth and Life Science, yung tao daw nang galing sa mga apes. What?
Pero, hindi po ako naniniwala doon. Kasi, kung tagalin tayo sa apes, dapat, yung mga baby ngayon, galing din sa apes. Trivia lang po yun. Sir, Earth and Science. Ano po to, Shai? Hindi ko po alam. Sorry! Punta na lang po tayo sa pang lima ba? Hindi ko alam. Sana lang. Pang lima. Oo nga, pang lima. At ito po yung komunikasyon at pananaliksik sa wika. Ayan. Kabaliktaran po ito sa oral ko na subject namin. Ito pong komunikasyon. Pinapahiwatig po dito kung ano yung dapat na gawin kapag nakikipag-usap o ano yung kahalagahan ng wika. In fairness, alam ko kung may natutunan ako dito. Pero, kakalimutan ko agad. Si komunikasyon, ano po siya eh? Wika. More on wika. Siyempre, komunikasyon. Wika naman talaga yun. Wika. Si wika, ginagamit po ito natin araw. Kahit po mag-isa lang tayo. Kasi, yung puso, kapag may laman, naiisip agad ito ni Bray. Yun ang utak natin. Pero, pag walang laman tong puso natin, wala nang gamit si utak. Kasi, nasaktan na yung puso natin. Kagaya ng relationship. Huwag pong magpakatanga. Kung wala na sa puso, isipin nyo na lang na hindi na mag-work yung relationship nyo. Okay po. Pang-anim. Ito na po si 21st century. Dito po, sa 21st century, more on, ano ba? I think, para po siyang, ano, mix na po kasi siya eh. May mga about sa colonization, yung mga kung anong ginawa ng mga first nung mga Japanese, mga Castilla or Castilla sa Tagalog at mga Amerikano. Guys, I'm back. Sana nga ba tayo doon? Sa 21st century na. Sige na guys, tapos na. What? Tapos na. Reacting to my modules. So, guys, comment down below. Guys, don't forget to like and subscribe, then hit the notification bell for more videos. And guys, comment down below kung anong content ang gagawin ko sa mga. Thank you! Bye-bye!